Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan! Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Okay, mainit ang panahon. Ito po ang mga items na pinakamabenta. Lalong-lalo na po ngayon na mainit po talaga. No? Ayan, kung mainit man po ang ulo ng ating mga customer, wag po nating sasabayan. No? Ayan, ilagay natin ang ating ulo sa ref. What? Pagka mainit. Pag mainit yung ulo, ilagay ang ulo sa ref, di ba? So, ayan mga kasari, ito nga po ang itsura ng aking ref. No? Ayan, punong-puno. Kasi ito po yung mga items na pinakamabenta, lalong-lalo na po talaga ngayong tag-init. No, ayan, ito po yung ating mga items na kailangan po full stock po tayo lagi at hindi po tayo nauubusan ng mga soft drinks, Dutch meal dito po sa loob ng ating ref. Ang gawain ko po dito mga kasari kapag nakapagbenta na po ako ng 2 or 3 na soft drinks, lalagay na po ako agad sa refrigerator dito po sa freezer. Ayan. Naglalagay na po agad ako ng mga soft drinks sa freezer. Tapos after 1 hour or 30 minutes, ibababa ko na po dito sa cooler, dito sa chiller, no? Ang dahilan po nun, kaya nilalagay ko po sa freezer yung soft drinks kasi para mas mabilis pong lumamig. Ayan, mas mabilis lumamig at wag lang po natin kakalimutan na ibaba po ito dito sa chiller, okay? Wag po natin hahayaan na ilagay lang po talaga doon sa freezer. Alam niyo yun mga kasari, huwag po natin hayaan nyo kasi puputok po yun. Kapag napabayaan po sa freezer yung mga debote na soft drinks, ayan, puputok po yan, mababasag sa loob ng freezer. Kaya ibababa po natin yan dito sa chiller, okay? So ayan, kaya lagi po puno ang aking refrigerator, no? Bawat bili po kasi or bawat benta, maglalagay na po ako agad ng kapalit. At ito pa nga po mga kasari, ang isa sa pinakamabenta po dito sa aking sari-sari store, lalo na po ngayon tag-init at pasukan, no? Ayan, ito po yung ginagawang pambounce sa school ng mga kids, okay? At para po sa mga customer ko na nauuhaw at ayaw ng soft drinks, ayan, ito po, juice ang kanilang binibili. So, ayan, dalawang klase po ito, no? Yung dalawang size, kumbaga. Golden coolers at saka yung biggie coolers. Golden coolers po, ito po yung medyo mas maliit na ang bentahan ko po rito is 10 pesos. At dito naman po sa biggie coolers, ito naman po yung medyo malaki na 12 pesos naman po ang bentahan ko. Ayan. Dinamihan ko na rin po talaga yung pagbili nito mga kasari kasi para hindi rin po ako maubusan at marami po akong mailagay sa freezer. Ayan. Ayan, sa freezer ko po ito nilalagay mga kasari kasi mas masarap po siyang inumin kapag medyo may ice-ice pa siya. Ayan. Kaya talagang mabenta po dito sa akin sari-sari store itong mga ganitong juice. Ayan. Iba't ibang flavor. Marami pong pagpipilian ng aking mga customer. Ayan, meron po tayong orange na tigta 10 pesos at meron din pong tigta 12 pesos. No? Ayan, pineapple at apple. Meron din po itong guyabano. Ayan. Ayan, items sa pinakamabenta, lalong-lalo na po sa mainit na panahon. Ayan, snappy jelly, okay? Mga kasari, pinakamabenta po, bata, matanda, bumibili ng snappy jelly. Ayan, with natay. Sa isang box po is 10 pieces at 65 pesos po ang puhunan nitong isang box na to mga kasari. At ang bentahan ko na po nito is 8 pesos. So, ayan, magbisi-bisihan po muna tayo. Gawa-gawa po tayo ng yellow para naman lumamig ang ulo ng ating mga customer, okay? Diyos, ayan. Kasi nag-iinit po yung ulo nila kapag wala sila mabilhan na yellow. Kasi sobrang init. Gusto nila ng malamig na maiinom, okay? Gusto nila ng yellow, walang yellow. Mainit ang ulo nila. Kaya kailangan po natin gumawa ng maraming yellow para mas marami po tayong mabenta. Ayan, nagising na anak ko. Ayan na naman, hinihila na naman ang kamay ko. Oh, may gulay. So, ayan, ito po yung yellow na ating nagawa. Maya-maya lang ilalagay ko na po ito sa freezer.
At dadagdagan ko pa po ito mamaya mga kasari kasi nangulit na yung anak ko kanina. Kaya ito lang muna yung nagawa natin. Pero maya maya magdadagdag po tayo. So yeah mga kasari, ito po yung aking chest freezer ng Creamline Ice Cream. Ayan, nasa ibaba po yung mga juice. Ayan, pero may takip naman po ito na box para hindi pa rin sila maghahalo doon sa ice cream. Ayan, nasa ibaba yung juice tsaka yung snappy jelly po. And then, ayan na nga po, dito na lang po sila kumukuha yung mga customer ko kapag gusto nila ng juice. Ayan, dito na lang sila nagbubukas ng freezer. Malapit lang po ito dito sa bukaanan ng aking sare-sare store. Ayan, naaabot po ito ng aking mga customer. Pero, ayan, lagi po dapat tayo nakabantay. Nandito naman po sa side na to yung mga yellow. Meron po yan compartment, mga kasari. Kaya huwag po kayong mag-alala dahil hindi po matutunaw or hindi po maapektuhan yung mga ice cream. Ayan, pakita ko po sa inyo. Tatanggalin ko lang po yung mga juice sa ibaba, okay? Open natin. So, ayan, bago deliveries po ang ating mga ice cream, punong-puno po yung ating freezer. Ayan, marami na naman po pagpipilian ng ating mga customer at marami na naman silang madudukot dito. Charas. Ayan. Hindi, kapag po kasi bumibili sila ng ice cream, hinahayaan ko po sila na makapamili or kung ano man po yung gusto nila na ice cream or flavor. Ayan, hinahayaan ko po sila na kumuha dito sa aking chest freezer. Pero nakabantay po ako. And then, dito naman po sa side na to, ayan yung ating pinipig. Yan yung mga ibang flavor po ng ating mga ice cream. And then, ayan, meron po itong, ayan yung compartment po. Yan yung sinasabi ko po sa inyo na nakaharang para dito po sa aking yellow. Okay? Ayan. At meron po tayong ice pop. Diba? Hindi yan mawawala. Kapag merong ice cream, mayroong ice pop. Okay? Ayan, diskartehan lang po natin itong ating chest freezer para naman meron tayong dagdag, no, pambayad ng kuryente. Okay? Ayan, medyo mataas naman po talaga kasi yung ano nito, consume sa kuryente. Yeah, hindi ko naman po yung pinagkakaila mga kasari kasi sadya pong mataas at malaki po mag-consume ng kuryente. Ito pong ating chest freezer ng ice cream. Kaya dagdagan po natin kung ano po yung pwede nating mailagay or pwede nating ibenta. Ayan, basta hindi lang po maaapektuhan yung ating ice cream. Ayan, pangalagaan din po natin yan mga kasari. Okay? So, ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.